my feet and a light unto my path. Sa mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, kayong mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa palatuntunan ito sa Facebook, ang Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Miyerkules sa 24 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong mabuting balita ay mula po kay San Lucas, Kabanata 7, mga talata 31 hanggang 35. Mga minamahal kong kapatid, malimit po natin naririnig ang mga katagang ito. Sala sa init, sala sa lamin. At ito rin po ang pinapatungkulan ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita ngayon. Tanggapin po natin na marami pa rin sa ating mga Kristiyano ang masasabing sala sa init, sala sa lamin. Mga Kristiyano hindi makontento sa kanilang pagiging Kristiyano. Mga Kristiyano hindi makontento sa kung ano man ang binibigay ng Diyos sa kanila. Ito nga ni Jesus sa ating mabuting balita, tinutugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng palagoy, ngunit hindi kayo tumangis. Kaya napakagandang pangmulat ang mga katanungan ito. Pagnilayan natin ang mga ito at tinanyan natin sa ating mga sarili. Hindi pa ba sapat ang pagkamatay niya sa krus para maligtas tayo? Hindi pa ba sapat ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagkamapagbigay niya? Hindi pa ba sapat ang awa at pagpapatawad niya para sa atin? Dahil kung turusin po, ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin. Ibinigay na ng Diyos maging ang kanyang buktong nanak para tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa nga bang kailangan gawin ng Diyos para sa atin? Kaya nga, malimit naman talaga, tayo po ang may pagkukulang, tayo po ang may pagkakasala, tayo po ang masyadong demanding pagdating ho sa harapan ng Diyos. Kaya nga, dito tayo ngayon pinapalalahanan at hinahamon, matuto na tayong sumayaw, sumunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos upang hindi na nga tayong matawag na mga Kristiyano sala sa init, sala sa lamin. Pagpalaan tayong lahat ng puong may pagkakasala.